Magandang magandang gabi ho. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 26, 2021, 7:31 po ng gabi. Yan ho. Kaya pag Lunes ho, meron ho tayong Q&A. At meron po tayong ilang mga naka-line up po na questions para po sagutin natin ngayong gabi. Yan ho. So I hope na naging maayos po inyong buong maghapon. Maingat at nakauwi po tayo ng maayos sa ating mga tahanan. At nakapag-dinner na ho kayo. Thank you, Lord. Thank you sa whole day of your protection. Maging sa blessing, sa provision, di po ba? For keeping us safe, pati ang ating mga mahal sa buhay. At matiwasay tayong nakauwi ng bahay. Ako, salamat sa Panginoon. Yung pong makauwi tayo ng bahay sa maghapon ay milagro na ho ng Diyos yan sa gulo ng panahon ho natin ngayon. Ano? At yung pong araw-araw ay bumabangon tayo ng maayos, ay nako, biyaya at pagpapala po ng Panginoon yan. Ano? So, una po sa lahat, dais po nating batiin ang ating pong mga kasamahan na nandiyan dyan, nagsipasok na po. Ano? Sister Ching, magandang magandang gabi dyan sa inyo sa Canada. And thank you for watching ang aking may bahay. Good evening, good morning, Pilipinas at dito at sa ibang parte pa ho ng ating mga kababayan na nasa ibang parte ng mundo. No? Of course, Brother Ronnie, magandang magandang gabi. Buenas noches. Yan. Sister Nancy, magandang magandang umaga po dyan sa inyo. Thank you po sa inyo pong panonood. Thank you for watching and God bless. Good evening, Sister Mildred! Thank you for watching. At ngayon pong gabi ay ang ating pong question and answer. Yan, Q&A with Pastor Ron. Yan, every Monday po yan. Dako, eto, is the Bible the Word of God? Tantarantantan! Yes, the Bible is the Word of God. Yan, ang aking pong bayaw, si Pastor Vincent. Kamusta ho kayo dyan? Thank you for watching. At yan, meron ho tayong mga debater. Nung isang gabi ho, napalaban ho si Pastor Ruel ng debate. Hindi naman ho debate, kaya lang ho makulit yung kanyang kausap sa internet. Ano ho, talagang naikipagtalo. Ano ho, at ang kanyang authority in claiming all those claims ay yung pong walang iba kung hindi ang Google. Talaga nga rin naman. Ano ho, Google po ang authority ng kanyang prinsipyo, ng kanyang mga pinaniniwalaan. Ano ho? Naku, kawawa naman po yung mga ganun tao. Ano ho? Ginawa na hong infallible ang Google. Ano ho? Naku, yung isang barkada ho natin ay nandi dito. Pastor! Si Pastor Palier po. Good morning, Bishop! Ikaw yung Bishop, ang bira. Rook lang ako. Yan o, magandang magandang gabi ho. At magandang magandang umaga po dyan. And thank you for watching. By the way, patuloy po natin ipag-pray ang complete recovery po nitong dalawang pastor na kakilala at kaibigan po natin. Ano ho? Si Pastor Fong at si Pastor Ray Kadapan. Ano po? Patuloy po natin silang inaalala sa panalangin. Naingatan po sila ng Panginoon. At tuloy-tuloy na po yung kanilang paggaling. Yan. And thank you for all those who help para po maging blessing po yung ating pong mga ginagawa. Ano. Brother Ramon, magandang magandang gabi dyan sa San Francisco. Yan. So, thank you for watching. At again, ngayon pong gabi ay question and answer, Q&A. At may mga ilang questions po tayong nakaline na para po sagutin. Ano. At sa mga nagdaang panahon ho ay naging maganda po yung mga tanungan. Ano, nakakatuwa yung mga tanong. May nagtanong pa nga, diba, na totoo ba ang dinosaur? Sinagot po natin. Kung ginawa ng Panginoon first ang first day sa creation ay let there be light, bakit on the fourth day merong uling araw, gumawa uli ng araw, tsaka ano ba niya? Sinagot din po natin yan. So maganda, interesting po, maganda po yung tanong. May nagtanong pa po na totoo bang pagpatay ka na makakabalik ka pa? So ngayon pong gabi meron na naman po tayong ilang mga questions po na nandito na naka-line up at sasagutin po natin yan. Pero bago po ang lahat, ay mag-pray muna po tayo. Let's bow our heads in prayer. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po na
sa kabila po ng delikadong panahon, Panginoon, ay nandiyan po ang kasiguruhan at katiyakan na kami po ay iniingatan mo, Panginoon Diyos, na aming buhay ay nasa inyong kamay. Maraming maraming salamat sa biyaya, maraming salamat sa provision sa aming araw-araw na pangangailangan. Salamat po sa proteksyon, hindi lamang sa aming sarili, kung hindi sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. At patuloy po, Panginoon Diyos, na sa aming pong journey na ito, ay tulungan mo kaming lumakad ng naaayon po sa inyong kalooban. Purihin po kayo, Panginoon Diyos, at salamat po sa inyong katiyagaan sa pakikitungo sa amin. Ang lahat pong ito ay hinahabilin po namin sa inyo, ang pagpapala mo ay sumaamin, Panginoon, pangunawa, at patuloy kaming matuto sa inyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, amen at amen. Okay, so una po sa lahat, magkaroon muna po tayo ng disclaimer. Ano po? Disclaimer po. Ano? Una ho, hindi ho lahat ng tanong may sagot. Yun ho ang kailangan ho nating maintindihan. Ano? Hindi ho lahat ng tanong ay may sagot. May mga tanong na mananatiling tanong. At ang katugunan na lang po niyan is doon sa other side of eternity. Sinabi na naman po ng Bible yan, di ba? Deuteronomy 29:29. Ano po ang sabi? Secret things belongs to God. Yun, maliwanag po yan. Para mas maganda, eksakto, basahin po natin. Ano? Deuteronomy chapter 29. At basahin po natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano? Deuteronomy 29. At yung pong verse 29. Okay, ito po ang sabi, the secret things belongs to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever that we may follow all the words of this law. So, ang hindi ko po maintindihan sa mga ibang tao, ano po, bakit pilit hong tinatanong yung mga bagay na walang sagot, di ba? Dati nga may pilosopo pa ho akong nakausap eh. Pastor, ilan ba talaga ang ginamit na pako sa Panginoon nung pinako siya? Tatlo ba o apat? Sabi ko, ang dami mo namang naiisip, kapatid. Eh, hindi ko alam kung ilang pako ang ginamit doon. Kasi sabi niya, kasi pwedeng tatlo yung dalawang kamay, tapos yung paa magkapatong. Eh, yung iba, ganun yung paa eh, ditig-isa yun. So, ano ba talaga ang totoo? Sabi ko, I don't know. Hindi ko alam doon kung ano sagot ho doon. So, you know, yung mga bagay, katulad doon yung, ang Panginoon, oh, silent years niya po, di ba? Ang record lang. Pinanganak hanggang 12 years old. Tapos ang susunod po, 30 years old na siya. So nawawala po yung 18 years. Eh meron pong iba. Naku, alam ko kung nasaan ang Panginoon nung yung 18 missing years niya. Nasa India siya. Yun ang sabi nung iba. At meron akong librong maipapakita. Naku, delikado na ho yun. Ano man hong bagay na silent ang Bible at binigyan nyo ng sagot at kumuha kayo ng tulong sa ibang sulat ng ibang tao, mas malamang ho, mali ho kayo doon. Kaya nga po, ang maliwanag ho rito sa binasa ho natin, yung sikreto, sa Diyos na lang yan. Ngayon, kung i-reveal niya sa atin pagdating ng panahon, di salamat sa Panginoon Diyos. Ang responsibilidad ko, ang responsibilidad nyo, yung susunod na praise. Ano po ang sabi? But the things revealed to us, ano yung things revealed to us? Yung po yung 66 books, Genesis to Revelation. Yun yung revealed. Ayun na, nakasulat na eh, di ba? Anong sabi doon? Para sa'yo yan at para sa anak mo. Para matutunan nating sundin ang nasusulat. Yun ho, doon tayo mag-concentrate. Kaya yung mga tanong po natin, kung may tanong po tayo, pilitin po nating hanapin ang sagot doon sa salita ng Diyos. Ngayon kung yung tanong nyo po, obviously, ay wala po, silent ang Bible patungkol po doon. Wala po akong maisasagot doon. Okay? So, yun lang po yung disclaimer muna po natin. So, again, batiin pa po natin, Google Library is biblical yan, sabi ni Pastor Palier. Sister Maritz, magandang gabi dyan sa Vegas. JR, magandang umaga dyan. Bah, ang aking batchmate. Batch, magandang umaga dyan sa inyo. Yan, si Lot. So, again, ngayon pong gabi, para sa ating pong question and answer, unang tanong, eto, maganda ho itong tanong na to eh. Ang tanong niya po sa akin ay, Pastor, totoo ba yung yung may third eye? Third eye, di ba dito yung third eye? Totoo ba yung may third eye? Totoo ba yung totoo ba yung pag may dumaang pusa na itim sa harap mo, ay
huwag ka nang tutuloy kasi magiging malas, hindi ka suswertihin o deja vu, 'di ba? 'Yun ang sabing gano'n pag may ano eh, 'di ba? Parang baka may pangit na mangyari. Oh, 'yun po. Tapos totoo ba pastor yung ano, yung mga swerte, yung knock on wood 'yan. Pag samasamahin na po natin 'yan. Totoo ba 'yun? May epekto pa ba sa atin 'yun bilang mga Kristiyano? So, katulad nga po na nasabi ko, minsan, oh, natatandaan nyo, nung minsan binibiro ko si Pastor Arnel sa kanyang morning devotion kasi nagkukwento siya about the past. Eh, nanonood po ako, sabi ko, oh, Pastor Arnel, naalala ko yun eh. Tinapon tayo ni Pastor Gabino sa Zambales, doon tayo nag-work. Binisita namin yung isang miyembro. Miyembro ng church, ha? Doon. So, pag bisita namin, naglalaba, tapos may triangle sa ulo. May toning. Naalala nyo yung toning noon? Yung pyramid, yung toning, yung kay Johnny Midnight, di ba? Ano yun? Totoo ba yun? May mga epekto ba yun? Yun ho, ang dami nating samut-saring mga paniniwala, pamahiin. Alala ko nung pag baby, di ba? Pag, naku, baka nausog. Kasi nilalagnat, masakitan dyan. Sino ba ang huling bumati dyan? Palawayan mo. Isipin nyo yung practice na yun. No? Biruin mo. Lalaway mong gano'n. Tapos papahid mo doon sa noon ng bata, sa kamay, sa paa. Minsan sa tiyan, pag masakit daw ang tiyan, lawayan mo para mawala. O kaya yung tinatawas, di ba? Ako natatandaan ko noon, yung nuno sa punso. May pagkakataon pa, nare-recall ko po. Pagkagabi, tinatabihan ako ng walis tingting. Dahil nilalagnat po ako dahil ang sabi daw po, meron daw pong tikbalang doon sa area namin, may kapre at nangunguha ng bata. So, ang dami ho talaga. Tapos yung tawas, yung sinusunog, di ba? Tapos may korte. Tapos yung didikdikin yung korte yun, lalagay sa tubig, papainom sa'yo. So, ano ho yung mga bagay na yun? May epekto ba sa atin yun? Yung sumpa. Sinusumpa kita. O, di ba? Ang alam kong sumpa, yung kanta namin pag mga lasing, pasumpa-sumpa ka pa. Di ba? So, yun ho yung mga pinagsama-sama ko na lang ho yung mga samut-saring paniniwala, pamahiin, kumbaga, may epekto pa ba yun kung Kristiyano na ako? So, tignan po natin, ano, bigyan po natin ng pansin po yan. Kasi importante po, kasi meron po mga Kristiyano na hanggang ngayon po naniniwala sa ganun eh. Ano ho ang dapat nating makita rito? Colossians chapter 2 ho. Ito po ang sagot dyan mula po sa salita ng Diyos. Ano ho? Colossians chapter 2, at umpisahan ko kong basahin yung pong verse 6. Okay, nakita nyo na po. Colossians chapter 2 and verse 6. Tingnan nyo po ang sabi dyan. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught and overflowing with thankfulness. Kung meron man dapat na lumaganap yung pangunawa mo, mas lumalim ang pagkaalam mo, ang maintindihan mo, eh lahat dapat patungkol kay Kristo. Okay? Pansinin niyo po yung sabi. Verse 8. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Yun. Kasi whether we like it or not, the prince of this world is active. Ngayon, itong panahon na to, ang tunay na nagahari po dito po sa ginagalawan nating mundo ay impluensya po ni Satanas, ng evil spirit, ng Diablo. Okay? Kaya ano po ang sabi dyan? See to it that no one takes you. Huwag mong hayaang madaya ka, mahuli ka uli, maging alipin ka uli ng mga maling paniniwala. Eh, saan ba nang gagaling yung mga maling paniniwalang yun? Ayun po ang sabi dyan, eh, no? Hollow and deceptive philosophy depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than Christ. So, maliwanag po yun, ha? Tuloy pa ho natin, chap-chap-chap ko na lang ho, pero kung may oras ho kayo, I would suggest basahin niyo po ang buong Colossians chapter 2. Tingnan niyo po ang sabi po ng verse 14.
having canceled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us, and has taken it away, nailing it to the cross. Canceled daw eh. Kinancel po ng Panginoong Hesukristo lahat yan. Dinala niya lahat dun sa krus. Pinako niya lahat dun, kasama niya dun sa krus ng Kalbaryo. Dinisarmahan niya ho. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Palagi ko, wala na hong mas maliwanag pa ho dun sa mga ipinapakita pong turo pong yun. Ano ho? Masyado hong maliwanag ho yun. Wala nang dahilan para maniwala ho tayo dun sa mga ganun ho. Ito ang sabi po, verse 21. Tingnan nyo ha, para mas makita po natin ha. 20 hanggang 23. You have died with Christ and He has set you free from the spiritual powers of this world. Pinalaya na tayo. So why do you keep on following the rules of the world, such as don't handle, don't taste, don't touch? Such rules are mere human teachings about things that deteriorate as we use them. These rules may seem wise because they require strong devotion, pious self-denial, and severe bodily discipline, but they provide no help in conquering a person's evil desire. Gustong-gusto ko yan. Naku, huwag mo hawakan yan, mamalasing ka. Naku, huwag kang dadaan dyan, hindi dapat yan. Naku, masama yan. Naku, huwag mong babatuhin yan, bahay ng nuno sa punso yan. Tapos yung may mga agi-agimat, di ba? Mga anti-anting. Oh, ano ang sabi ko dyan? Mukhang maganda tignan eh. Kasi ang dinidemand nito, yung ano, strong self-discipline o devotion and pious denial and severe bodily discipline. Oh, mga mahal na araw, di ba? Penitensya, nagpapapako sa krus. Lahat ho yun ang sabi ng Panginoon. Tinubos na tayo ni Kristo dun eh. So, ano man pong practice, alam niyo po yung sa, ay naku, matatanda na kami at yan ay isinalin sa amin. At ako, hindi tama na kinakalimutan yan. Naku, bigyan ho natin ng pagkakaiba, no? Natatandaan ko, eh, halimbawa hanggang ngayon, kaso wala na ho yung lola ko sa Fort Bonifacio, patay na po eh. Pag dumadalaw po ako doon, eh, anong height ko? 5'11 po ako, 190 pounds po ako. Yung dinadalaw ko po ng lola doon, eh maliit lang po yun, payat pa ho. Eh, kung ang pag-uusapan po, eh pambabastos, walang galang, eh kaya ko hong buhatin yung lula-lulahan ko, kaya ko ibato yun. Kaya kong pakitang mas malakas ako, mas matapang ako. Pero tuwing dadating po ako doon, pagpasok ko po sa bahay, nagmamano ako. Si lola nasa? Nasa taas, tulog na, papanika ko sa taas. La, si Rani po. Mumamano ko. Hindi ho pamahiin yun. Ang tawag po doon, magandang asal. Magandang aral na natutunan natin sa mga matatanda. Yung pag may nag-uusap ng dalawang matanda, anong gagawin mo? Dadaan ka, yuyuko ka, makikiraan po. Yun. Hindi ho tradisyon yun, hindi ho pamahiin yun. Magandang asal po. Yun ho, hindi dapat inaalis. Pero yung mga pamahiin, na huwag kang papasok dyan, masama yan, naku, knock on wood, naku, baka malasin ka, naku, Biyernes Santo ngayon, huwag kang maliligo, masama, naku, hindi ka pwedeng kumain yan, naku, baka ganyan, ay, yun ho, hindi ho totoo yun. Yun ho yung mga sinabi ho ng Bible na mga likhang tradisyon ng mga tao na wala pong laman. It is vain. Don't let be captive of that. Pinalaya na tayo ng Panginoon. So, yun po yung unang sagot po natin dun sa mga tanong. So, pag samasamahin nyo na ho lahat, yung pamahiin ho, yun po ang sagot ho natin. Ang hindi ho natin inaalis, magandang asal. Diba? Katulad po yung salitang po, tsaka opo. Di po ba? Magandang asal po yun. 58 na po ako this coming June. Pero pag may matanda po akong kausap, nandun pa rin po yung po. Opo. Bakit? Magandang asal, hindi pa mahihin yun. Yun ang dapat nating tandaan. Yun ang dapat nating maintindihan. Okay po? So, yun po yung ating unang sagot dun po sa tanong. Pangalawang tanong po,
Ito po yung pangalawang tanong. Ang tanong po ay ganito. Tama po ba daw? Kasi o dito sa bansang Amerika ay inaprubahan na po yan, di ba? Na ikasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Naku, sensitibong issue po yan. Lalo na po sa panahon ho natin yan. Sa panahon ho natin yan, malilabel sa'yo, hater. Diba? So, tingnan po muna ho natin ano. Unang-una ho, establish muna ho natin yung position po ng Bible. Okay? Sige ho. Punta ho tayo sa Acts. Book of Acts. Chapter 4. Yan po. At basahin ko po yung verse 18. Kasi, di ba, pinako ang Panginoon. Tapos, nabuhay na muli, bumalik na sa langit. Tapos yung mga disipulo, yung naiwan, sila yung nagpatuloy ng misyon ng Panginoong Hesukristo, di ba? Chapter 1, nagtatago pa sila, takot sila. Chapter 2, dumating ang banal na Espiritu Santo. Chapter 3, nag-preach si Peter. Ano nangyari ho? Di ba? 3,000 souls got saved. Chapter 4, nag-uumpisa na sila. Hinuli ngayon si Peter at si John, di ba? Pinagpapalo sila, di ba? Kinulong, ayaw na naming mag-preach kayo, mangangaral kayo ng pangalang Jesus. Di ba? Yun ang sabi sana. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 18. Acts chapter 4, verse 18. So they called the apostles back in the and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. But Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? Ganda nung iniwan nilang tanong, ano? Sa tingin mo, anong mas tama? Ikaw ang sundin namin? O ang Diyos ang susundin namin? Nakuha niyo po? So, yun po yung dapat nating sagutin ngayon. Sa mga nangyayari po sa paligid natin, sa mga batas po na ipinapasa po, eh yun po ay batas po ng tao, di ba? Sinabi naman po ng banal na kasulatan. Romans chapter 13. Tingnan po natin ang sabi ng Romans chapter 13. Everyone, verse 1, must submit to governing authorities. For all authority comes from God, and those in position of authority had been placed there by God. Liwanag ho yun. Governing authorities were given by God. And we have to submit. O, wala akong problema ho doon. Magsasubmit po ako sa batas po ng tao. Pero pag ang batas po ng tao ay kumo-contradict sa batas ng Diyos, sino susundin mo? Babalik ako doon sa tanong ni Pedro. Sa tingin mo, sino susundin ko? Ikaw o ang Diyos? Right? Example po ng sumalungat sa batas ng tao. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Naglabas po ng batas ang hari. Pagdating ng ganitong oras, pag narinig niyo yung tunog, lahat dapat sa inyo yuyuko at sasambahin itong Diyos-Diyosa na to. Sinibukad ni Sir, di ba? Ano nangyari? O, isipin niyo, halimbawa, 10,000 tao nasa plaza. Biglang tumunog po. Yuko lahat. Batas yun eh. E doon sa 10,000 yun, may nakatayong tatlo. Kitang-kita yun. Diba? Kahit malayo ako, kitang-kita ako, but may nakatayo doon, bakit hindi nakaliyuko? Yun yung tatlo. Maganda ho yung sagot ng tatlo kay Nebuchadnezzar, eh, diba? Kasi ang sabi ni Nebuchadnezzar sa kanila, sino tong Diyos na magliligtas sa inyo sa akin? Anong sagot ni Shadrach, Meshach, and Abednego? King Nebuchadnezzar, I want you to know, our God is able to save us from you. But if He choose not to save us, I want you to know that we will not bow down to your image. Ba, maganda yung prinsipyong yun. Yung Diyos ko, kaya akong iligtas. Pero kung hindi ako ililigtas ng Diyos ko sa sitwasyong to, eh gusto kong malaman mo na hindi pa rin nagbabago conviction ko. Hindi pa rin ako yuyuko. And we know the story. Ang milagro, niligtas sila ng Panginoon Diyos, di ba? Pero maganda ho yung binitawan nilang salita. Sa gitna ng sitwasyon na masusubok yung paninindigan ko at prinsipyo ko patungkol sa salita ng Diyos, saan ako tatayo?
Eh, gusto kong matutunan, gusto kong maging katulad ng tatlo. Yung Diyos na sinasamba ko, kaya akong iligtas nito, kayang magmilagro ng Diyos sa akin. Pero kung pipiliin ng Diyos na wag magmilagro at wag akong manigtas dito sa sitwasyong kinalalagyan ko, still, I will not submit doon sa batas na ipinasa nyo na sumasalungat doon sa tinuro ng salita ng Diyos. Nakuha nyo na po yung stand. So, it takes what? A lot of conviction, a lot of courage, a lot of faith. Madaling sabihin yan ngayon. Pero pag nandudun ka na sa sitwasyon na yon, paano kaya ang gagawin natin? I don't know. Hindi ko po alam. Wala pa ho ako sa ganung sitwasyon eh. Pero kailangan po nating maintindihan yon. Kaya dapat handa tayo. Ngayon ang tanong, eh bakit ganun? Bakit pinapayagan na ganun ng batas? Eh, may sagot din po tayo dyan. Tignan nyo po ha. Makikita po natin yan doon po sa aklat po ng Romans po. Romans chapter 1. Kasi ang sabing ganun, Pastor, paano ba yun? Yung bang pagiging malambot, yung pagiging feminine ba? Yung term po na, yung pagiging homosexual ba ay pwede nating sabihin na inborn? Pinanganak na ako na ganito. Lalaki ako pero babae ang pakiramdam ko. Unang-una po, basic and foundational po. Psalms 51. Ano po ang sabi doon? Verse 5. For in sin did my mother conceive me. Pinanganak po tayo na daladala po natin yung nature ng kasalanan. Makasalanan po tayong lahat. Hindi nga po natin kailangan turuan ng mga batang magkasala. Hindi natin kailangan turuan ng batang magsinungaling, maging madamot, lahat ng bagay na yan. Kusang lumalabas. Nakuha nyo, walang matinong magulang na magtuturo sa anak nila, anak, ganito magsinungaling, ha? Ganito ang gagawin. Pero pansinin nyo yung bata, alam niyang magsinungaling, natututo siya, humuhusay siyang magsinungaling. Bakit po? Dahil nga po sa kasalanan. Yun po ang katotohanan, yun po ang sinabi ng banal na salita, yun po ang sinabi ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. All, lahat. Dahil po doon, ngayon, tignan po natin ano. Dahil po doon, yung bend po natin. Kuha niyo po. Ang bend po natin, we are leaning to sin. Hindi ho tayo leaning sa kabanalan. Hindi ho. Because of that nature, we are leaning. Kumbaga yung hilig natin, nakahilig tayo saan? Sa kasalanan. Dahil po, yun ang makeup natin eh. Ngayon, dagdagan mo pa ng ano. Ano po ang sabi po ng 1 John chapter 2? O, umpisa na natin ang 1 John chapter 9. 1 John chapter 5 verse 19. 1 John po, 1 John chapter 5, verse 19. Tingnan niyo po ang sabi diyan, verse 19. 1 John chapter 5, verse 19. We know that we are children of God and the world. Yung world po rito, hindi po ito yung literal na mundo. Hindi po yun ang tatlong world po kasi. Hindi ko na ho sasabihin pa yung mga Greek. Okay, bakit po? Unang-una, ang hirap i-pronounce, okay? Pero kung gusto nyo, pwede nyo naman pong, sige, mag-research po kayo, bigyan ko kayo ng trabaho. Tatlong Greek word po ang ginamit po pagdating sa salitang world. Yung world na mundo, yung world na tao, at ito pong world na to, ito po yung system. Yung sistema ng buong mundo. Ano po ang sabi dyan? And the world around us is under the control of the evil one. The whole world is lying or lieth in wickedness. Yun po ang, sa King James, ganun po ang ginamit na word. Ang buong sistema po ng mundo ay nakasaan po? Nakahilig. Saan? Sa evil one, sa kasamaan. The prince of this air. Yun ang sabi ng Bible, di ba? Power and principalities and prince of the air. Sino? Si Satan himself. So, lahat po. Napansin nyo ho ba? Ang mundo ho, hindi ho anti-God.
hindi ho anti-God ang mundo. Ang daming ang Diyos eh. Di ba? Ang daming Diyos. Iba-ibang Diyos. Kaya nga ang tao, hindi, pare-pareho din yan. Basta Diyos, iba-iba lang ang pangalan. Hindi ho anti-God ang mundo. Ang mundo ho is anti-Christ. Maganda hong marinig yun, maintindihan yun. Tignan nyo, yung mga Diyos na binabanggit, lahat ho ng Diyos na maisip nyo, ng mga kulto, ng mga Diyos-Diyosa, hindi naman galit ang mundo ah. Pero pag si Kristo ang binanggit mo, galit ang mundo. Eh sinabi na ho ng Bible yan eh. Antichrist, the whole world. Ako nyo, hindi matanggap ng tao na yung Diyos nagkatawang tao para sa iyo at para sa akin. Okay po? So yung isipin nyo, pinanganak na tayong makasalanan, yung buong mundo, yung sistema ng mundo na kinalalagyan natin is anti-Christ. Ayaw sa Diyos, ayaw kay Kristo. Isipin nyo yung impluensya nun. Pangalawa, tingnan nyo po. Ano pa ang gusto nating makita ho? 1 John pa rin, chapter 2, verse 16. 1 John chapter 2 and verse 16. Tingnan niyo po ang sabi dyan. Verse 16, ano ba yung nasa mundo? Okay? Verse 16 po. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride of our achievements and possession. Okay, para sa mas pamilyar na translation po, ano, tingnan po natin ang sabi. For everything in the world is the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Comes not from the Father, but from the world. So, kung tatanungin niyo po ako, yung pong pagiging homosexual pag pinanganak ka, posible na baby pa lang bakla na talaga o baby pa lang gay na talaga. I don't think so. Hindi ho. Biblically, no, it's not. Ang ginawa po ng Diyos, lalaki at babae, eh bakit nagiging ganon? Oops! Babalik tayo dun sa sinasabi ko sa inyo. Ang dami nung contributing factor kung bakit po nagiging malambot ang isang bata. Kung bakit po nagiging bakla habang lumalaki o nagiging gay habang lumalaki. By the way, please don't get me wrong. Pwede hong homebody pero hindi bakla. May mga lalaki yung mahilig magluto, mahilig sa bahay, mahilig maglinis, pero hindi bakla. Nakuha niyo ho? So, ano yung bakla? Galit ho ang Diyos saan? Hindi ho dun sa tao, kung malambot ako, kung gusto kong magluto. Hindi galit ang Diyos sa akin. Galit ho ang Diyos saan? Sa lifestyle. Sa pinapractice. Galit ang Diyos dun sa kasalanan. Dun sa homosexual act. Doon galit ang Diyos. Nakakuha niyo po. Tulad po na sinabi ko, ang dami hong contributing factor. Unang-una, isipin nyo ho ang bata na lalaki ho, na ang environment na kinalakihan niya ho, ay walang impluensya ng salita ng Diyos. Anong impluensya ang makukuha niya? Impluensya ng mundo. Ano ho ang meron sa mundo? Against God. Nakuha niyo po? Peer pressure. Lalo na ho sa panahon ho natin. Napansin niyo ho ba? Tanungin ko kayo, napansin niyo ho ba? Hindi naman ho nanganganak ang bakla. Pero ba't dumadami? Kasi ho, nakakahawa. Kasi ho, may pressure. Nakarinig na kayo. Ano nangyari? Lalaki to ah. Bakit naging ganun? Yun, sinasabi po natin. Kaya ako naniniwala po ako sa totoo lang. Halimbawa, katulad doon ng mga ibang testimony. Kasi ako, nakarinig na ako ng testimony ganito. Ano, bata. Sa camp po ito nangyari. Anong edad niya po? 16, 17, baka 15 years old. Di ko na ho matandaan eh. Gabi, tinakbo sa ospital.
Bakit to? Masakit na masakitan siya. Kala namin kung ano, tinakbo sa ospital. Tapos nalaman po, meron pong STD. Meron pong sakit. Sexual transmitted disease, di ba? Alam niyo na nag-uusap kami, sabi niya, Kuya Rani, hindi naman po ako talaga ganun eh. Kaya lang po, kasi po, barkada eh. Eh, siyempre po, pag barkada, kung ano po yung ginagawa nila, ginagawa ko na rin po. Pero hindi dahil gusto ko. Kaya lang eh, barkadahan ho, masaya ho eh. Kaya ganun po nangyayari. Kaya ako maniniwala po ako. Ang dami hong tao alipin ang kasalanan. Hindi dahil gusto mo. Iyon ang pressure sa'yo. At wala kang ibang paraan kung paano mo tatakasan. No wonder si Jesus. Napansin niyo ba si Jesus? Every time po. Anong description ni Jesus sa makasalanan? O diba ang description niya? They are like sheep having no shepherd. Ang tingin ni Jesus sa tao, lost. Ligaw. Kaya ano sabi niya? I have come to seek and to save that which was lost. Nako niyo, kasi nga ho, paulit-ulit ko pong sinasabi to. Hindi ho kasalanan, sa ngayon ho, tayo ho tao, after ho ng ginawa ni Kristo, hindi na ho kasalanan ang problema natin kung tayo man ay pupunta ng impyerno. Hindi ho. Kasi yung issue ho ng kasalanan, tinuldo ka na ho ng Panginoon. Ginawa niya na ho ng paraan, ginawa niya na ng daan kung paanong mula sa kasalanan ay maialis tayo papunta doon sa kaharian ng Diyos. So, ang isang tao ho na makakikilala sa Panginoon Diyos, may kalayaang makukuha mula kay Kristo. Ilang homosexual na ho, tanungin niyo ho si Pastor Vincent, kaya niya ho mag-post ng iba't ibang picture ho. Literally ho, nagbihis babae. Ngayon, instructor ng karate, may pamilya, missionary, pastor. Yung kaibigan po namin, siya po yung, I hope hindi ho mali yung quotation ko, but this is how I remember it. Si Vince Santiago po, isa po siya sa mga pioneering sa sex transplant po. Nabuhay siyang katulad ng isang normal na babae sa Europe po, somewhere in Europe po. Umakyat siya sa corporate ladder, naging successful. Maganda ho. Maganda talaga siya. Talagang babae na. Pero isang araw nakakilala sa Panginoon Diyos. Kasama ho namin niya nagsiseminar nung nasa Pilipinas pa ho ako. Kasama ho namin siyang nagtuturo para i-expose po yung kadayaan po ng homosexuality. Alam niyo po palagi niya sinasabi sa amin. May mga kasalanan na yung consequence kasama sa tinanggal ng Panginoong Hesukristo. Pero sa akin, yung nangyari sa akin, I know I'm forgiven, I know I will go to heaven, but I have to suffer the consequence of what I did. Hindi na pwedeng ibalik yung organ niya at gawin siyang lalaki ulit. Yun na, yun na yun. Nakuha niyo ho? Sa tingin, nabuhay kang babae? Lalaki ka, pinapalitan mo yung organ mo, nagpalagay ka ng dibdib, ng breast, nabuhay ka na, nag-asawa na, kinasal na. Pero isang araw nakakilala sa Panginoon Diyos. And He renounced that. At ngayon po, yun ang ministry niya ho. I think, ano ho siya, member po siya ng Exodus Ministry. Kaya Exodus, yung mga lumalabas mula sa lumang o maduming pamumuhay. So ngayon, ang tanong po natin, eh bakit pinapayagan? Eh, sabi ko nga ho sa inyo eh, yung gumawa ho ng batas, nag-sponsor ng batas, they have their reason, but one thing for sure, hindi galing sa Diyos ang reason nila. Kaya nila ginawa yon. Kaya nakakatakot po talaga eh, yung panahon po natin ngayon. So yun po yung, sabi ko nga po ano, there's a lot of research, medical findings about this issue. Maganda po yung binitawan ni Francis Chan. Ito po ang sabi ni Francis Chan. Madaming matalinong tao sa mundo. Mga tao na walang relasyon sa Diyos pero brilliant. They have their degree, their PhD. Meron sila nun. Kaya kung ikaw yung tao na gusto mong makarinig ng katwiran,
na pabor sa iyo. Halimbawa, ako gusto ko ng abortion. Bakit? Eh, hindi pa tao yan. Basta sa akin gusto ko abortion. Meron tao sa mundo with PhD degree na ipaliliwanag sa iyo ng abortion ay legal, hindi immoral, tama lang. And because you want to hear that, maniniwala ka sa kanya. Kahit anong issue, may taong tatayo na matalino, magaling, may title, may tinapos. At yun ang maririnig mo, sasabihin mo, oh, kita mo, sabi niya, o ano siya eh, presidente siya ng ganyan eh. Oh, may degree siyang ganyan eh. May ibibigay ang mundo, hindi mawawala ng mundo. Bakit? Eh, kaaway nga ng mundo ang Diyos eh. Pero ang sabi ni Francis Chan, ganito. Pag ito ang Bible, at yung paniniwala ko, nagko-conflict sa Bible. Ako niyo, Bible, paniniwala mo, kumo-conflict sa tinuturo ng Bible, ano sabi niya? I will always assume ako ang mali at tama ang Bible. Yun ang magandang prinsipyo sa buhay. Anumang issue ang lumabas, anumang bagong turo ang lumabas, anumang bagong uso ang lumabas, anumang bagong normal ang umabas, anumang bago ang accepted, pag kumonflict yan sa Bible, I will assume, kahit saan pagaling yan, kahit gano'n pa ka-accepted yan, kahit gano'n pa ka-normal yan, kahit gano'n pa katama yan sa paningin ng mundo, pag it goes against the teaching of the Bible, I assume that's wrong. The Bible is correct. Nakuha niyo po. Amen. Alala ko po nun, may tao, sabi ka na, bakit tuwing magtuturo ka, puro patungkol sa law? Sabi na, natural professor ako ng law eh. yun ang pinag-aralan ko, yun ang buhay ko, yun ako, batas. Lawyer ako eh. Ngayon, pagpastor ho, bit kayo mga pastor, palagi na lang Bible, palagi na lang Bible. Natural. Anong gusto mong marinig sa akin? Encyclopedia? Anong gusto mong marinig sa akin? History book? Natural. Pastor ako, maririnig mo sa akin. Bible? Salita ng Diyos? Yun ang posisyon ko. Ako niyo po. So, yung tanong po na yun, ano ho? Bakit ho? Pinapayagan. Nakakatakot po. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 1, verse 21. Romans chapter 1 and verse 21. Romans chapter 1 and verse 21. Ito po ang sabi. Verse 21 po. For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave Him thanks, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Verse 24. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie, and worship and serve created things rather than Creator, who is forever praised. Amen. Verse 26, because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Nakakatakot po yun. Nakakatakot po yun. Alam niyo po kung ano po ang nakakatakot na verse sa Bible? Para sa akin lang ho ito. Maaaring sa ibang pastor, hindi ito ang nakakatakot. Para sa akin po, ito po ang isa sa pinaka nakakatakot po na verse sa Bible. Punta po tayo ng Revelation.
Alam ko na yan, pastor, sa impyerno. Hindi, 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 hindi yung impyerno ang sasabihin ko rito. Revelations chapter 22. Yan po. Tingnan niyo po ang sabi diyan. Revelations 22, verse 10. Okay? Revelations 22 and verse 10. Then he told me, sabi ni Apostle John to, sabi niya, then he told me, sinabi ng Panginoon, do not seal up the words of the prophecy of this scroll, because the time is near. Okay? Pastor, are we living in the last days? Ang sagot ko dyan, every day is the last day. Wala ho tayong guarantee na merong bukas. This could be the last day. Pag natulog tayo, hindi tayo sigurado kung gigising tayo. Pag gumising ka bukas, that could be the last day. Ako nyo ho, no wonder ang sabi ng Bible, prepare to meet your God. Yun ang importante. Maging handa ka. Dahil isang araw, haharap ka sa Diyos. Nakuha nyo? Tuloy natin basahin. Then he told me, do not seal up the words of the prophecy of this scroll, because the time is near. Ito yung nakakatakot. Let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. And let the holy person continue to be holy. Nakakatakot ho yun. Sabi ng Panginoon, the time is near. Yung masama, magpakasama ka na. Yung gusto mong mabuhay sa kasalanan, mabuhay ka na sa kasalanan hanggang gusto mo. Pero yung mga gumagawa ng mabuti at tama, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti at tama. Yung nabubuhay ng may kabanalan, magpatuloy kang mabuhay ng may kabanalan. Wow, that was a stern warning coming from God. Nakatakot po yun. Kasi nga po ang sabi ko, every day could be the last day. Ang dami yung tao palagi nagtatanong, Pastor, last days na ba tayo ngayon? Every day could be the last day. Alam nyo kung bakit gusto ho ng tao na malaman kung kailan yung last day? Alam nyo naman ang tao, gusto natin yung last minute . Di ba? Kung sasabihin ng Panginoon, ang last day, ang pagdating ko is 2022. Sasabihin ko, 2022, nako. O sige, simula sa October. Mula October, November, December, di na ako magpapakadumi, hindi na ako magkakasala, magsisisi na ako, magtatapat na ako. Pero total, April pa lang naman ngayon, pwede pa ako mag-enjoy ng May, June, July, August, September. Pero pagdating ng October, kasi 2022, kung January dumating, at least may 3 months akong magsisisi. Para ho bang maiisahan natin ang Panginoon, Nakuha niyo. So, naku, pansinin ho natin yung warning na. Kung itutuloy niyo, ang ganda ng verse 12, look, I'm coming. And my reward is with me. That's good. Last question po. Bilisan ko na lang po ang sagot dito. Pastor, nagtanong sa akin, Pastor, anong pagkakamali na nagkamali sa nagkasala? That's a good question. Paano nga naman yun? Nagkamali sa nagkasala, di ba? Malaki ho ang pagkakaiba nun. Ang nagkamali po ganito. Nagkamali ako ng tantya sa tubig dun sa sinaing ko. Malata tuloy. Pero yung nagkamali ako ng kamang hinigaan at ang naging katabi ko, hindi ko asawa. Naku, hindi ko alam . Nagising na lang ako. Iba yung katabi ko. Hindi ho nagkamali yun. Nakakuha nyo ho? Ang laki ho ng pagkakaiba nung nagkamali sa nagkasala. Okay ho? Nagkamali kasi ako, kala ko wallet ko yung kinuha ko hindi ko pala wallet to. Okay ho.
Nagkamali ako ng kato. Kala ko ito yung pinto. Dadalhin ko kasi itong sulat. Sorry po, naistorbo ka. Yun, nagkamali yun. Pero yung mga ginagawa natin para isatisfy yung laman natin, yung pride natin, hindi ko nagkamali yun. Pinili natin gawin yun. Kaya nga palagi kong sinasabi, walang pwedeng pumilit sa iyong magkasala. Pag nagkasala tayo, hindi natin pwedeng ituro ang Diablo. Lord, si Satan kasi, tinukso ko. Hindi, totoong tinukso ka. Pero hindi kanya pwedeng piliting magkasala. Every time we sin, we choose to sin. Palagi ho yan. Sin is an inside job. Paano na nakawan yung bangko? Ah, may teorya kami na inside job yan, may kasabwat yan dun sa loob, o, di ba? Ang kasalanan po, it's always an inside job. Bago mo pa gawin, dinisisyonan mo na sa loob. Okay po? Maliwanag po tayo dyan? Kaya nga po, repent eh. Di ba? Di ba pag Sunday, may mga church na may invitation, di ba? Every Sunday na lang, pag invitation na po, oh, sorry po, Panginoon, sorry po. Di ba? Pero babalik ka rin. Eh, hindi yung repentance yun. Kasi ang repent, the first word sa public ministry ni Jesus is the word repent. Repent for the kingdom of God is at hand. Yun ang sinabi niya. Ano ba ibig sabihin ng repent? Di ba? Ang repent po, ibig sabihin ng change of mind, metanoia, di ba? So, ang repentance po ay yung pagpapalit ng takbo ng isip. Dating ginagawa ko to, ayoko nang gawin to. Hindi na ako pupunta niya, ayoko nang gawin niya. Yun ang repent. Yun yung 180 degrees turnaround. Yung iba ko, hindi 180 ginagawa, 360. Nako nyo? So, malaki yung pagkakamali. Ang pagkakaiba po na nagkamali sa nagkasala. Okay? Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ulitin ko po, yung ating pong Q&A, every Monday po ito. Send nyo lang po yung questions po at messenger o i-text nyo ako kung paano nyo mapapadala ho sa akin. Ano. At sasagutin po natin sa liwanag po ng salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi ko kaya sagutin, right there and there, sabihin ko, naku po, mahirap po itong tanong nyo, hindi ko kaya ng powers ko to. Tatawag ako ng SOS. Marami akong barkadang theologian. Kayang-kaya nilang sagutin lahat yan. Amen. So, yan po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng Panginoon. O, tama yung sabi ni Mrs. BSDU. Originally ho, sabyanan ko yan. Pareho kami nagulat ng Mrs. ko nung sinabi ng byanan ko yan eh. Ni Mami, sabi niya, may yung iba, BSDU eh. Anong BSDU, Mami? Balik sa dating ugali. Bago sa akin yun. Kaya yung iba ho, wag ho kayong BSDU ha. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Binago na tayo ng Panginoon. Hindi na tayo para, hindi na uso sa atin ang kasalanan, laos na sa atin yun. Okay? Ang uso sa atin ngayon, bagong puso. So let's bow our heads in prayer. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa fellowship. Salamat po sa aming pag-aaral. Salamat po sa inyong salita na nagbibigay po ng liwanag sa amin. Patuloy po kayong kumilos, patuloy po kayong magpala sa bawat isa. Purihin po kayo, Panginoon Diyos. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, Amen at Amen. God bless you po. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow morning po para po sa ating Bible and Coffee with Pastor Ron. 9 o'clock po ng umaga. Have a good night, press. God bless po.